ikaw yung malas na mapuntahan. Meron ba tayong makikitang early game adjustments in terms of playstyle dahil nga may katapat na Hilda ang Bren Esports? 100%. Siguro gamitin nila yung Glue, i-fast clear agad tapos i-contest yung Hilda, or wag nilang gamitin yung Kufra dun sa may mid. Instead, pang depensa siya, which kind of opens up yung 1v1 between Farsa and Valentina. In a way naman, mukhang masaya naman yung Farsa dun sa matchup na yun, as well as the, you know, Valentina. Parang 50-50 lang din yan. So yung Kufra, kailangan niyang protektahan yung Hayabusa. It's true, mahirap dito yung... masaya dito for sure ang Bren Esports pag nakakapalag sila. Lalo na ito, pinabok nila si Ryzen. Bouncing ball, bibitawan muna dito ng mga ni Ogwen. Pero ngayon, early pokes lang, atrasan muna and balik sa kinilang rotation. Kasi siya na ata ni Storm doon habang nagtaturtle pa sila. Ang ganda na pag-zone dito ni Rienzio and si Ryzen. Actually, available yung retribution at ginamit na nga niya. Yung kasi hindi siya tatantanan nito ni FlapTZ. And example, Bren Esports, nirecognize nila, okay, dahil dun sa Hilda pick ng Omega, hindi tayo makapag-contest ng Turtle, lalong-lalo na Fred Rin yung jungler nakatapat. So ang kailangan na natin gawin dito, clear natin yung mga lanes, make sure na hindi tayo nagbibigay ng masyado sa Omega, farm lang nang muna, tease muna sa early. Ang ganda ng decision dito, pero may Flicker Tyrant's Rage! And this time, Kenra papasok na with Blazing Duets at si Super Marco ay makukuha yung jungler dito ng Omega. Hindi pa pala tapos may Shadow Kill, pagsasaluhan, or mag-isa lang kukuni ito ni Miko, pero sobrang kunat kasi ng hero na to eh. Grabe yung mga cancel at yung mga nagkaroon ng malupitang interactions in that fight. Pero ang nakakuha pa rin ng 2 kills doon ay Bren Esports at dadagdagan pa ata ng isa, pero hindi na kaya ng kakuna. Nawakasan na yung pangungulit dito ni Miko, pero hindi pa tapos ang laban na to. Ngayon, may pagkuha dito sa Turtle, pero papasok si FlapTZ, nandun na rin. Landshaker, tatama dito, pero split-split. Sasalim siya dito kay Ryzen. Kakayanin nga ba ni Flap? Pero nandito na yung Rescue. Andito na rin yung Feathered Airstrike. And Renzio dito, down to 30% yung kanyang health. FlapTZ and the rest of the members coming in from Bren Esports. Aatras na at ito, uunahin nila itong Turtle na to. Palitan lamang ng Feathered Airstrike, pero mukhang Bren na nga ang may hawak ng pangatlong pagong ng laro na to, and that's Turtle secured for the boys in yellow, and that's their third and final Turtle of the game. Mulapit na tayo umabot sa 2,000 kalamangan. Yung tease pogey ng Bren, nakakamangha kasi alam nila eh, yung Omega malakas talaga sa early. Pero dahil doon, tinis nila na malupit, ngayon sila na yung nananalo. Uy, 3v1 ang sitwasyon, pero si Miko... Ako. Hindi na makaka-survive, pero maraming resources na nagamit doon. Meanwhile, dito sa may top lane naman, Kyle TZ, try lang niyang depensahan yung top lane, pero hindi... Zoning na ginagawa nila with a Feathered Airstrike, at pati na rin yung mga abilities ng isang Beatrix ay malaking impact against Omega. Tapos bigla na lang may pumapasok pang Kyle TZ at ni Ogwen. Yeah, and Miko dito, okay, naspatan siya ng very light. Pero tingnan mo naman yung ginagawa ni Super Marco. Hindi ko naaantayin yung mga minions, kaya ko na tumbasagin eh. Ayan, no, isa pa. One last. Wala nang sasalo. And that's a turret secured for Bren Esports. And grabe, no, kanina parang walang nakakalamang. Ngayon, 8 minutes. Yung damage ni Storm, tsaka nitong si Kelra. Hindi ako magulat kung mag-blade armor siya na priority. Pang-contra talaga kay Kelra. Pero Tyrant's Revenge, bibitawan. Feathered Airstrike, medyo maaga nga ba yan. Pero Flicker in a burn, wings by wings. Mula kay Fio, nakaiwas siya sa possible na death mula doon, kasi kompleto pa eh yung mga kits na meron dito ang Omega. Omega yet to find the kill. Kanina pa sila naghahanap ng dugo, pero hindi nila mahanap ang opportunities na yon. Si FlapTZ ang dami ng tinangke, pero hindi pa rin namamatay kahit isang beses. Dito na natin makikita ang kapangyarihan ng mga malalagkit na hero, yeah, ng Bren Esports, o madudulas rather, na si Kyle TZ on this Hayabusa. Si Ogwen na napakakunat din. Ayan na nga, nasundan pa si Kendra. Pero Miko dito ang kanilang kinuha. Pero dahil doon, wala nang setup mula kay Ogwen. So, pwedeng samantalihin ito ng Smart Omega. Pero ang ginagawa muna ng Omega rito, okay. So, medyo kalmahan lang natin. Antayin natin medyo bumaba yung buhay ng Lord. Pero hindi naatay niyan ni Kyle TZ. May konting poke siya na gagawin doon. Now, papasok na nga ba sila with the Feathered Airstrike. Renzio dito ay mapapa-atras. Pero habang nangyayari, okay, so may idea sila, malayo si Ryzen and uncontested. At inultihan lang din siya ni Kyle TZ. Parang
napo-force agad yung napakaraming resources dito ng Omega just to defend yung kanilang Claude. At dito natin makikita na kahit sobrang talented mong God Daner, kumbaga micro god malalato si Kelra na alam natin kayang mang-outplay, ay napakahirap pa rin talaga kapag ka kulang ka sa range, especially up against a Farsa. Natunaw naman na yung Lord, pero grabe na rin yung poke na nanggagaling sa Renner's Apathy. Makakuha kaya sila dito ng inhibitor turn? Yeah, sobrang ano eh, sobrang advantages kasi okay. Ginagawa nila, pero may pag-setup Ogwen dito, Kelra! And Kelra ang uunahin dito ni Kat Easy habang si Ogwen ay mawawala din. Ngayon si Flap naman medyo critical, papasok si Stone dito at makakasecure din siya ng kill. 2-for-1 ang magiging palitan na yun. Finally na nakakuha na ng kill. Beatrix. 4 built items na rin. Ito yung hindi mo na kaya pang bumuhat. Kayang numakaw. Sino matatamaan? Mukhang masasalo naman ata ni Miko. Naaamoy na nila yon. Pero nung nahanap nila, men. May set up na naman. May Tyrant's Rage. Okay. So, kaya na ditong umabante muna ng Omega. Marco! Pero nandun si what Super Marco. And this time around, Shadow King. Pinagsaluan natin ng members dito mula sa side ng Omega. Yung killing spree na si Pew. Susunod pa ba dito si Ryzen? Aatras na siya rito. Nabawasan sila ng isa. Wala dito si Renzo and yung additional na pokes na manggagaling dapat sa kanya. Makukuha pa naman ng Omega ang kanilang orange buff, so medyo good news pa yon, pero medyo dumidilim na ang paligid sa barangay dahil unti-unti na nga nakakapag-snowball ang Bren Esports. Ano bang kailangan gawin ng Omega dito para, kailangan ba nilang pabagalin? I think so. Kailangan nila mag-clear agad, magbigay ng enough items para Kelra. Gamitin si Renzo, katulad nung kanina, okay sana yung talon niya doon kay Super Marco kasi wala siya flicker, kaya natakasan pa siya doon ni Super Marco. But you can see already kung gaano ka lakas itong lapu-lapu sana against Marksman. So if they find another opening para kay Renzo, gamitin yung flicker para ma-one-shot itong Super Marco. Especially now na meron silang info na walang flicker si Super Marco. And nakapag-shadow kill na rin dito si Kyle TZ. This might just be a crucial ultimate for them in this Lord take. Pero sino nga ba makakapag-secure ng Lord? Ryze dito papasok in Kyle TZ. Makakasecure ng Lord. Tyrant's Revenge and Tyrant's Revenge combination. Pero this time, Ryze is soak lang yung damage na mula dito sa Bren Esports. Habang si Ryze ibabagsak. Renzo! At si Renzo naman, medyo malalim ba? Ngayon kukuha na rin ng Feather Strike dito si Storm. Ang target niya ay si Super Marco. Makakaiwas nga lang din. And Storm dito ay aatras at yung Lord ay hawak ng Bren. A 2-for-none plus the Lord. Bren Esports. Kahit si Few, masakit na rin talaga yung damage output. And even si Flap Tizzy, ang hirap ng pigilin sa ngayon. Meron ng Dominance Eyes and Athenas. Ang hirap na niyang patumbahin. Oh. Grabe, set up mula dito no. Kay Ogwen. One shot mula dito kay Super Marco with the Renner's Apathy. At ngayon, eto yung Lord. Shadow kill! Shadow kill kay Storm, and mapapatay dito si Storm. Killing spree na si Kyle Easy, and si Renzo naman ay papasok. Kaya lang hindi nakakayanin yung damage na magmumula dito sa Bren. Magta-tower lock dito mga members ng Bren Esports, and game number 1 ay mapupunta sa Hive.